guys, ayun, tapos na ako sa bangko and nandito ako ngayon sa Walter Mart Dasma naka-park kasi malapit lang to dun sa Union Bank. So, dito na ako nag-park kasi ang hirap ng parking dun eh. And ayun, pupuntahan ko na si Inday Badiday, yung ate ko sa SM. And bago ko umalis, nauho kasi ako, bala ko sana bibili lang ako ng tubig para ako natuyuan dun sa bangko. Papaw kasi. Nung kukunin tong sasakyan to, sabi niya, huwag kang kukuha ng matik. Kasi ano, mas maganda kung matututo ka muna sa manual. E di ayun. O, e di ngalay ang lola mo. And then, nung nagtry ako ng matik, kasi matik yung sasakyan ni Ken. Yun naman talaga kadalasan na sasakyan sa Singapore eh. Trinay ko siya, ay, sana nagmatik na lang ako. Ano pa naman ngayon? Ang traffic. At gana, walang nag-ano. Walang traffic enforcer. Dito tayo sa SM, hanap na lang ako ng parking. Saan kaya meron? Ito ang pinaka-ayoko eh, yung parking. Kasi napakahusay ko sa parking, guys. Ano na? Dapat pala doon. Yun. I found the money. Success. Ayan, walang bayad. Buti pa sa atin dito sa Pinas, no? Walang bayad ang parking. It's free. Yung boyfriend ko laging may reklamo yung kapag aalis kami. Kasi laging problema yung bayad sa parking. Sa Singapore kasi kapag kunyari, along the highway siya, meron silang mga designated area ng parking. So kapag nasa may bandang highway, makikita mo doon. Makikita mo naman 'di ba kung saan banda yung mga parking, saan ka pwede mag-park. Nung kasi sa kanila kapag ganoon, maglalagay ka lang ng coupon. Kada per hour may bayad 'yon, like depende sa place, like yung iba 60 cents. Yun. Yung iba 60 cents. Per ano yun ha? Kada oras yun. Eh, magkano yun? Kaya minsan sa ano niya, minsan makikita na lang niya sa card, magkano na yung parking niya kada buwan. Kaya ang hirap, guys. Ang sarap sa Singapore, pero grabe. Kada galaw mo doon, parang may bayad. So, habang hinihintay natin si Inday Badiday, habakit ako sa inyo yung kinuha ko sa Union Bank. Tara! Ayan na siya! So, nakakatuwa. Kasi, may kasama siyang get-go card. Lah, sila kuya nakatingin. Ito yung get-go card ko ng Cebu Pacific. Tapos, kumuha tayo ng bagong savings account. Yun nga yung sa sinabi ko nga, kumuha ko ng savings account. Ay, ano ginagawa nun? Ay, parang may nagbablog din, oh. Wait lang. Anong ginagawa ni kuya? Nagbablog ba siya o ano? Ah, nagbablog nga siguro siya. Kasi meron siyang camera dun. Sinet niya yung camera niya. Ay, akala ko yung kaninong, asan na yun? Akala ko yung kaninang sinakyan niya, drone. Ay, oh, may pag-anon si kuya. Ay, baka hindi naman siya nagbablog. Baka trip niya lang i-film yung ginagawa niyang kaanuhan sa buhay. Ewan ko kung vlogger siya o ano. Let's see, guys. Oh, diba ganun siya? Ayun na nga. Nakuha ko na yung savings account na. At hindi naman ako na-inform na kailangan niya pala ng papers na kunyari, employed ka. Yung requirements niya kasi one valid ID. Kung
for savings account, tinatanong nila kung ano ginagawa mo, anong source ng savings mo. So sa akin, tinanong niya para saan, anong, then ayun nga, sabi ko, nag-grab ako. Kasi itong car ko, inano ko siya, in-apply ko siya for Grab. Kaso may problema yung Grab natin ngayon. Inanong niya, ano yung ginagawa ko? Sabi ko, ang nakakaabalan ko lang ngayon, kasi kasuhin yung Grab ko. Then, hindi naman ako na-inform na kailangan naman pala yung papers noon. So, tinanong niya ako, meron ba akong proof na under my name yung car ko, under my name yung Grab ko. And then, sabi ko, hindi ko nga nadala. Then, ayun, syempre, andun na rin naman tayo. Siguro, ayun na rin naman masayang yung oras ko. Kaya, sabi niya, kung okay lang ba na i-email ko sa kanya, syempre, ganun na lang yung gawin natin kasi bumalik pa tayo, diba? And then, nag-proceed na kami. So, ganyan siya. May kasama na siyang get-go. Sabi niya, kasama na talaga to. Ayun, sabi niya, kasama na talaga to. Ito daw siya. Ayan. Ang cute niya. Ang cute ng itsura niya kumpara dun sa... Asan yun? Ay, ito pala. Diba? Mas cute siya, diba? Mas cute to kaysa dito. So, ayan. Sabi niya, mabibigyan ka namin ng bagong card ng GetGo kasi kasama to sa binayara mo. So, yun pala, yung process nito, may babayaran kang 500. Yung 500 na yun, hindi siya for the deposit. Hindi siya para sa lamanan yung card mo. Yung 500, bayad siya, annual fee siya. So, kailangan yung card mo na to, lagi siyang may 500 kasi kada year, may charge sila na 500. And then, ito na nga yung savings account ko through Union Bank. Partner sila ng GetGo ng Cebu Pacific. So, ito ang benefits niya. Kada swipe mo, kunyari, nag-grocery ka, tapos ito yung ginamit mo. Kada swipe mo, mag-earn ka ng points na automatic, dito siya na pupunta. Yung mga may earn mong points, kapag kunyari nag-book ka ng flight, magagamit mo siya. Pwede mo siyang gamitin as payment. So, meron din siyang chance na mabigyan ka ng free ticket, free fly, ganyan. So, 'di ba? Okay siya. At eto naman, pwede rin siya sa student. Kapag kunyari student ka, pipresent mo lang yung school ID mo, yung katunayan na student ka, and then mabibigyan ka na nila nitong savings. Parang hindi ko pa kasi na-try yung Union Bank. Na-try ko ng Maybank, na-try ko ng BPI, na-try ko ng Metro Bank. Itong card na to, no need for maintaining balance. Ano lang, kada isang taon, kailangan mo talaga lamanan ng 500 kasi nga, meron siyang annual fee na 500. So, kapag ka nag-apply ka nito, mag-ready ka lang ng 500, one valid ID, and then kung self-employed ka, yung proof ng business mo, and then kung sa credit card naman ganun din, kailangan mo ng proof of savings, ganyan kung sa credit card yung kukunin mo, and then yung bank account mo ng previous credit card mo. So sa akin hindi pa siya activated. Sabi niya medyo na-curious nga ako eh, kasi sabi niya, ma'am, hindi ko pa po ito ma-activate hanggat hindi niyo sinesend sa akin yung proof na may business kayo sa Grab, na pag hindi nyo pa po na sisend sa akin yung contract nyo sa Grab, ganyan-ganyan. Okay, sige. Dahil may maisisend naman talaga ako. Then after noon, nung patapos na yung ano namin, yung transaction namin, sabi niya, ma'am, yung card nyo magiging active lang siya after 24 hours. So, inisip ko, after 24 hours, so, edi, kahit hindi ko na isend yung proof na meron akong Grab. So, ayun lang. Pero, para din wala ng problema, di ba? Mag-send na lang din tayo. Baka naman, pagka hindi mo sinend, hindi nila i-activate, di ba? Ayun. So, try lang natin to. Yun naman yung kinagandahan nun. Tapos, ano rin siya? International card din siya. So, kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo siyang magamit. Kung hindi ako nagkakamali, parang kapag ka nag-withdraw ka, kung nasa ibang bansa ka, ang charge nila 175. Then, kapag ka nag-balance inquiry ka,
75 pesos yung charge ata nila, mga ganun. Ayun lang, ang cute niya lang, guys. Tapos akala ko, wala siyang name. Eto, may name siya. Kanina kasi, tinitingnan ko siya, nagpa-process nito. Sabi ko, bakit parang walang name yung card? Nung nag-fill up kasi ako online, may naka-indicate doon na kung ano yung gusto mong ilagay na name mo na makikita sa card. So, ang nalagay ko lang doon, dahil nga sa yung pangalan ko ay napakahaba, nilagay ko lang ay Grace Limbaring. Kasi yung name ko nga Irene Grace. Then, nung kanina, prenases niya to, tapos, ano, sabi niya, ay, kaya pala hindi niya ma-input sa system dahil hindi niya pa nga nalagyan ng pangalan. Tapos tinignan ko, sabi ko, ay, full name pala talaga yung ano, yung nasa card. Ayun. Pag nag-fill up ka kasi ng online, ano lang siya, 19 letters lang yung allow doon. So, itong card na to ay valid siya na until 2022. So, 5 years mo siyang magagamit. And then, ano, marami rin siyang gamit. Pwede ka rin online transaction. Kunyari, may in-order ka online. Di ba kadalasan naman kasi yung iba kailangan talaga ng card. So, ito, maganda siya. Pwede siyang gamitin na online transaction. Kapag ka may in-order ka online at kailangan mo ng card, ayan, pwede siya. Kasi di ba kapag ka nag-go online transaction tayo, meron doon na CVV ba yun? Oo, CVV na CVV number na hinihingi. Which is, ito yon, nasa likod ng card, 3-digit siya. Eh, yung ibang card, diba, hindi siya nagagamit. Ay, hindi ko nadala yung... Ito, ang nagagamit, ang dati kasing ginagamit ko pagka online transaction, itong Metro Banko. Kasi ganun din siya. Meron din siyang ano, ganun din siya. Ito yon, yung sa may likod, Mastercard siya. Ito, itong card ko na to sa Metro Bank, Mastercard siya. Ito namang ano, Union Bank, Visa. Sabi ng ate ko, malapit na rin siya. So, ayun guys, kikitain ko muna yung ate ko at update ko kayo later. Pagpa-uwi na kami. Kasama ko na si Day Badiday, Badiday. May pasalubong siya. May pasalubong May pasalubong siya sa akin, guys. Melona. Ano yan? Melon? Melona. Melona. Korean ice cream. Korean ice cream bar. Bar. Ice bar. Yummers! Yummers. Yummers ba yan? Masarap daw, kaya itry ko. Baka kain niya lang ng isang stick niyan. Greedy. Tikpan natin ang Melona ice bar. Yeah! Nakakaya mag-vlog eh, ha? Wala tayong pakialam sa kanila. Wala kami pakialam. Di nila ano mo kayong magagawa. Di nila kami mapipigilan. Tama na yan. Dito po kami ngayon sa SM Das Marina City. Ulo, bakit ako ganyan kagahawak? Parang nakatikim na ako ng ganito dati. Ngayon, naalala ko na guys, sa kinainan namin ni Ken ng Korean barbecue sa Singapore. Gantong-ganto yun. Ito, babe, oh, ito. Ito, babe. Ito siya, meron dito. Sige na, bye-bye na guys. At pinagtitinginan na tayo, nakakaya. Kaya, pero nakita ko si Bumblebee. Ayun si Bumblebee. Nakakaya, diba? Ay, ayun. Saan mo matutunan niya? Ano si Bumblebee? Ayun si Bumblebee! Nasa Universal Studio pa tayo, guys. Sa lahat ng kasalubong namin, tumitingin. Parang ngayon lang nakakita ng taong nagkakamera. Yeah. Hi, guys. Hi, guys. Yan, pa-uwi na po kami. Suportahan po natin si Grace sa kanyang pagdadrive. Pukita, pukita! Suave, suave, sito. May pagyan pa. Paborito, paborito, 20! Parang nagulat pa yung guard, ah. Nagulat na? Minions yung nagdadrive. Grabe siya, bye.